Smith and welcome back to my channel. So ngayon guys, itutour ko kayo sa study room namin or office area namin. Meron akong ginawa na video a year ago kung paano namin ginawa to. Ilalagay ko lang yung link sa baba para ma-check nyo. So may mga kinuha na ako ng mga plants, may mga pinalit na ako ng plants, may mga plants ako na nandito na hindi masaya. So, nilipat-lipat ko. Tapos, may mga inad din ako. So, ganun lang yun, guys. Mga plants kasi, guys, minsan naghahanap yan ng kung saan sila masaya. Kaya, may tinanggal ako, may mga inad din ako. So, ayan, guys. I-tutur ko sa inyo kung ano yung mga halaman na nandito at ano yung mga bagong halaman na nilagay ko dito. So, ayan. Start tayo dito, guys, sa harap. So, eto, guys, is Aglaonema Chinese Evergreen. Dito siya nakatira mga 2 years ago. So, ang dami niya rin mga pups na lumabas na. So, ibig sabihin, happy siya dito. So, hinayaan ko na lang siya na nandito. And then, next one is Philodendron Congo. Rojo Congo. Ayan. So, parang ano pa to, sir? Parang maliit lang to na version ng Rojo Congo na Philodendron. Ayan. Nilagay ko sa labas. Tapos medyo nasunog ng konti kasi gusto ko siya sana na ilagay sa morning sun kaso hinayaan ko kaya medyo nasunog siya ng konti. May mga leaves na nasunog pero okay lang yan. And tapos eto guys, this is Philodendron Millions. Ayan, ang ganda ng ano niya guys, ang ganda ng dahon niya. Medyo makapal siya and then glossy. Ayan. Tingnan nyo, oh, may na-damage siya. Yung ibang dahon na-damage, yung may mga dot-dot, oh. Kasi nag-spray ako, guys. Hinahabol ko kasi yung langaw. Eh, yung langaw dumapo dito, tapos nag-spray ako. Tapos after nyan ako, ayan, yan yung nangyari. Kaya huwag kayong mag-spray pag may mga ano kayo, may mga halaman kayo. Kasi yan yung mga nangyayari. Pero okay lang, ano naman, healthy naman siya. So, tapos, eto. Oh, it's Lady Finger Palm. Alam ko yung mga palm nasa labas das. Kailangan yan kasi kailangan nila ng sunlight. Pero eto, since ano naman, since masaya naman siya dito, okay lang. Dito ko siya nilagay. Tapos kasi may afternoon sun naman dito pag binubuksan ko to. So, parang happy naman siya dyan. Kaya okay lang. Wala yan dito dati. Inalis ko yung nandito na ano na plant. Tapos nilagay ko siya. Ayan. Tapos eto guys. Diba? Ang ganda nito. Aglaonema Eileen. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Variegated siya na, ano, na type. Ayan. Gusto ko rin to, guys. Baby pa to, eh. Tapos, buti naman na, ano, buti naman gusto niya na area na to. Kaya, ayan. So far naman, ano siya, healthy. Ayan. Tapos, eto. Nasa tubig yan, guys. Eto. Photos. Neon Photos. Ayan. Naka-cuttings yan. Tapos may tubig sa loob. And then this is Syngonium Butterfly. Ay, tapos naka-propagate yan, guys. So may tubig yan dyan. Hinayaan ko lang. Siguro mga ano na yan. Mga eto, nasa tubig mga 1 month. So kailangan na ilipat yan sa ano. Kailangan na yan ilipat din sa pots. Tapos eto yung lately ko lang nabinili. Meron akong maliit na to. Mamaya ipakita ko sa inyo. So eto yung nabili ko nung, kailan ba yun? Mga siguro mga 2 weeks ago. Ayan, this is Clea money plant, Chinese money plant. Ayan, so di ba ang ganda niya guys, no? Ayan, sobrang healthy niya. So far, gustong-gusto niya yung lugar na to, kaya hinayaan ko lang siya dyan. So, ayan, masaya siya dyan. Tapos, eto din, maliit pa to nung binili ko to. Aglaonema again, Red Valentine. Ayan, maliit pa siya, pero tingnan nyo, ang ganda ng kulay niya, guys, diba? Yung mga aglaonema, hindi sila finicky yung mga aglaonema. Kaya, gustong-gusto ko sila na, ang dami kong mga aglaonema dito, guys, sa loob ng bahay, kasi hindi sila masyadong maarte. Kaya, okay lang, tapos hindi kailangan ng maraming tubig. Tapos, eto sobrang tangkad, oh. Naka-ano pa to, guys, naka-propagate. Ayan, nasa tubig yan. Sobrang tangkad niya, 'di ba? Nasa tubig pa 'yan. So that's bamboo, lucky bamboo. Ayan. So nakatubig pa 'yan diyan. Gusto ko lang na siya kasi medyo matangkad siya sa tapos nang binigay ng heart dito. Kaya hinayaan ko na lang muna siya sa tubig. Kaya
Tapos okay naman siya, hindi naman siya ano, healthy pa naman. So ayan, hinayaan ko na lang sa tubig. And this one is, ito isa sa mga favorite ko, skin dapsus. Ayan, iniingat-ingatan ko to. Kasi, tapos hindi ko siya ginagalaw. Siguro mga more than one year na siya dito. Tapos dito lang siya talaga nakatira. So, hindi ko na siya nilipat-lipat. Kasi, so far naman, sobrang healthy niya. Ayan. Kaya, hinayaan ko na lang. Diyan na lang siya hanggang sa tumakad siya. Diyan na lang. Tapos, yung ito, since parang gusto niya rin dito, ito, Philodendron Mechans. Ayan. Gustong-gusto ko lang to. Parang velvet yung ano niya, yung texture niya. Ayan. Parang gustong-gusto niya rin dyan. Tapos, magkaibigan sila. Kaya, ayan, tinabi ko na lang. So, ayan. Tapos, so, eto guys, dito sa taas muna tayo. Eto. This is fishbone cactus. Ayan. So, eto guys, nagfo-flower. Dun sa taas guys, ficus. So, parang ficus na bonsai ficus. Ayan. Binigay yan guys sa akin ng kaibigan ko nung birthday ko. Pero matagal na yan. Siguro mga 4 years old na yan guys. Pero maliit pa rin siya, di ba? So, parang binonsai na ficus. Kung familiar kayo sa ficus guys, sobrang laki yung ano na yan, tree, invasive na tree yung ficus. Eto, kinatings ko lang to. Yung mother plant, dati nandito nakatira. Pero nilagay ko na dun sa labas. So, eto lang yung cuttings na nakuha ko. Usually, nagpipink to guys pag exposed siya sa morning sun. Pero kasi nasa loob siya ng bahay, so hindi siya nagpipink. Ayan. Gustong-gusto ko rin to guys. Diba? Ang cute niya, no? Ayan. So, and eto. Eto, nakalimutan ko yung pangalan niya. Parang silver something yata to. Eh, basta. Ayan. So, eto. Eto, this is Philodendron Dragon Tail. Meron ako nito na mature guys, pero sobrang tangkad na. Tapos eto naman, hindi ko siya nilagyan ng moss pole kasi gusto ko siyang ihang. So ayan, okay naman siya, di ba? Ang ganda niya. So ayan, lumalaki na. Pero gusto ko kasi na nakahang siya eh, kaya hayaan ko na lang na ganyan. Ayan. Hayaan mo na siya. So, tapos guys, eto. Aglaonema Maria. Kala ko mamamatay ito eh, kasi nag-yellowish dati. So, ano lang kasi guys, nasobrahan ko lang ng tubig. So, niripak ko. Buti naman bumalik. Kaya, ayan, healthy na siya ngayon. So, pwede na mamatayan ka ng aglaonema kasi ang bilis lang nila alagaan eh. So, ayan. Tapos, eto din. Eto din, aglaonema din siya guys. Katulad din siya ng mamaya dyan. Red Valentine din. Ayan. Ang dami kasing klaseng mga aglaonema guys. Tapos, nakakuha sila ng magandang light. Nag-change din color nila. So, ayan. Ang ganda niya. Tapos, eto. Spathiphyllum. Medyo ano to eh. Medyo variegated doon ng konti eh. Kaso, nagre-revert. Ayan. So, ibang klaseng spathiphyllum yan. Iniwan ko sila dito kasi gusto nila yung lugar na to. Medyo, masaya sila dyan. Kaya, hinayaan ko na lang na dito sila nakatira. Pero, ang dami ko din na natanggal na mga halaman dito na parang ayaw nila dito na lugar. Pero, eto, yung mga halaman na to, gustong-gusto nila. Ayan. Dito na tayo, guys. Eto. So, tingnan nyo guys, sobrang haba na. Gusto ko kasi na ihang sila. Meron ako nito guys na nasa pole naman. Moss pole. Yung eto. Eto pala guys is Philodendron Heart Leaf. Ayan. Sobrang haba niya na oh. Ayan. Sobrang haba tsaka sobrang healthy niya. Ayan. Tapos, eto. Eto guys, mixture to ng ano. Tatlong halaman yun lang dito sa isang pot. So, ito is, tingnan yung variegation niya guys. Oh, ang ganda, di ba? This is, photos,
Marble Queen. Ayan. So, ang ganda ng variegation niya, guys, di ba? Tapos naman, eto. Eto yata yung isa is Devil's Ivy. Ayan. Nagre-revert siya, guys, sa green. Pero okay lang yan. Mas gusto ko nga eh. Tapos, eto is Neon Photos. Ayan. Ang ganda din ang kulay niya, di ba? So, tatlong plants sa isang pot. Ayan. Minix ko na. Tapos, eto guys, this is Sansevieria Parva. Ayan, ang cute niya guys, di ba? So, ano naman siya, medyo skinny siya na Sansevieria. Ayan, ang ganda niya, di ba guys, no? Ayan. Tapos, eto, ano din to? This is Marble Queen din. Sobrang haba niya na, oh. Tingnan niyo guys. Ayan, humahaba na. Ayan. Pero okay lang yan. Hinayaan ko lang yan na ganyan. So, that's Marble Queen. Pero nagre-revert siya sa green. Pero okay lang. Kasi ganun talaga yan. Tapos, eto. This one, guys. This is Philodendron Brazil. Ayan. Ang ganda ng variegation niya, guys, no? Meron akong nakahang na Philodendron Brazil. Tapos meron din akong nasa pole. So, nasa labas sila. Tapos ito, ano lang to, baby lang to na ano, from cuttings. So, nilagay ko lang dyan. Pero okay naman, di ba? From cuttings lang yan, guys. Ayan. Tapos ito, ito yung Chinese money plant na originally na binili ko na baby pa. Pero tingnan nyo, ang tagal na to, pero hindi pa siya lumalaki. Unlike dito, yung kanina. Ito, ayan, ito yung sa akin. Siguro ito mga 1 year old na to or probably more than 1 year old. Pero okay naman kasi may mga babies na, oh. Ayan. So, healthy pa rin. So, that's Philea Chinese money plant. Ayan. So, ayan. So, dito naman tayo, guys. Ito yung nabili ko lang lately lang. Kasama to, magkasabay sila ng ano ng Chinese money plant. Ito naman, Peperomia raindrops. Ayan, diba? Ang ganda niya rin, diba, no? Sobrang glossy niya din. Itong plant ho last time, guys, nakakasama nito. Ilalagay ko rin sa baba yung link para makita niyo kung ano yung mga plants na nabili ko February na hole, na plant hole. Ayan. Ito, this is Aglaonema Super White. Ayan, ang ganda niya rin, no? Pero ang tagal niya itong ano, ang tagal niyang lumaki. Pero okay lang, kasi siguro ano siya, slow growing na Aglaonema. Parang katulad din siya ng ano, ng Aglaonema Eileen. Ayan. So, ito naman guys, this is Aglaonema Red Valentine. Ayan. Pag medyo exposed siya sa sun, kasi nakakakuha to ng afternoon sun pag binubuksan ko yung bintana. So, ayan o, nagre-red siya. From batik-batik na pink, ayan, nagre-red siya over time pag naiinitan siya ng araw, ayan, ng afternoon sun. So, ayan, maganda din, di ba? So, na-notice nyo guys, mahilig talaga ako sa Aglaonema kasi hindi sila maarte. Tsaka, isang beses mo lang siya i-water. Once a week, okay na yan. Ayan. Tapos, eto. Eto, lucky bamboo din. Hinayaan ko siya ng isang taon sa tubig lang. Tapos, lately lang nilagay ko na siya sa soil, so sana naman bumalik, pero may mga bagong tubo na tumatangkad, so ayan, lucky bamboo, so okay naman siya. Tapos yung taas guys, photos din, pero nakalimutan ko yung pangalan, as in nablanko talaga ako, so di ko alam kung ano pangalan nito, nakalimutan ko talaga. Pero ayan, sobrang ano niya guys, no, healthy naman siya. Ayan, okay naman siya dyan. So, may mga bagong growth na din. Ayan, okay naman siya. So, masaya siya dyan. Ayan. Tapos yung next one, eto.
may nandito kasi na philodendron na nilagay ko dati, pero hindi siya masaya dyan. Kaya nilipat ko siya sa labas. Tapos pinalitan ko ng ganito. That's spider plant. Yeah, ayan. Yung spider plant, guys, parang ano lang yan, parang weeds lang yan. Marami kaming tanim dyan sa harap. Mabilis lakihin yan kasi parang weeds lang. Hahayaan mo lang. Maganda din siya sa, usually gusto niya ng ano eh, morning sun. Pero pag full sun, medyo nasusunog siya. So, ayan. Pwede siyang ilagay sa loob ng bahay kahit low light lang. Okay na okay yan. Tapos, eto. This is Sansevieria mini snake plant. Parang ano siya, mini siya ng snake plant, di ba? Maliit na version naman ng ano ng snake plant. Ayan. So, okay naman siya, pero alam ko ano, malalaman mo pag ano eh, pag need nila ng sun kasi hindi sila tumatayo. Oh. So, medyo lalagay ko ito sa labas para makakuha siya ng ano, morning sun. Tapos ito, this is Sansevieria cylindrica. Ayan. May meron din akong giant nito, guys. Sobrang tangkad. Malaking version naman ng cylindrica. May mga mini kasi. Ito yung mini version niya. Tapos meron din malaki na hanggang ganito ka tangkad. So, ayan. Yan yung mini version. Tapos, eto. Eto naman, so plain lang siya na light green. Yung moonshine. Ayan. Wala siyang marking sa dahon. Kaya, ayan. Hindi katulad ng mga snake plant na may mga markings. Ito wala. Plain lang siya, guys, na light green. Ayan. Ganda siya, di ba? Ayan. And ito, guys, nasa tubig to dati. Again, lucky bamboo. Ayan. So, nasa tubig to dati. Pero nilagay ko na lang sa, ano, nilagay ko sa pot. Ayan. So far, okay naman. Ang dami kong mga ginawang pinoprogate na ano, na mga lucky bamboo. Kasi lucky daw eh. Kaya kailangan may lucky bamboo tayo. Pampaswerte daw, pampaswerte. So, tapos, eto, this is, alam, cuttings lang to eh. Kaso, ano, wala kasing ano to, wala kasing butas. Kaya, naghanap ako ng hadaman na pwede siya dito na, na pwede siyang kalagay. So, ayoko ng succulents kasi guys, nag-umahaba yung succulents pag sobrang, pag walang sun. Eto, so, mas okay to kasi kahit low light, okay naman siya. This is Moses in the Cradle. Moses in the Cradle, tri-star. Actually, tri-color. Ayan. Yung baby din. Yung baby version ng Peperomia raindrops. Ayan. Ganda niya, guys, no, diba? So, eto, guys, plant tour lang to ng office area namin. So, hindi ko na sinama yung dining area namin or yung living area namin. So, gagawa ako ng panibagong video para sa dining. So, inuna ko lang to, guys, yung study area namin para makita ninyo yung difference ng 1 year ago na ginawa namin to and then sa ngayon. So, makikita yung difference kung ano yung binago. Ayan. Yung isa sa ipinagbago, guys, ng study room na to is nawalan kami ng mga isda. So, yung mga isda, namatay din. Tapos, ang dami namin isda dito. Mga 15 siguro na isda. Pero ngayon, ilan na lang sila? 5 na lang. So, kailangan namin magdagdag uli ng isda. Kasi namatay. Ano lang talaga yun? Ayan, ganyan lang. So, ayan guys, pag afternoon sun, medyo tinatakpan namin yung window kasi sobrang init. Pero pag morning kasi, may ano naman, may snow naman. Kaya, mas okay dito. So, ayan guys, that's the end of our plant tour. Dito sa study area lang. That's it guys, I hope you like the video. And please don't forget to like and subscribe. And again, this is Sarah G. Smith. And thanks for watching. Bye!